Sa lahat dyan. So, maraming salamat sa mga bagong followers natin. Then, syempre, may mga nagpapa-shoutout sa atin. Si Mr. Marlon Hubilla. Sir! Shoutout dyan ha. More projects to come. Good luck, sir. And sa ating kaibigan na taga Glory Philippines, kay Jasper, na best friend natin. Magaling sa Glory. No? Baka bumagsak ang Glory pag wala si Jasper. Joke lang. No? Kay Jasper Dasco, number one na magaling. At sa ating kumpare na si Sir Benji Paras. Pare, kumusta? Then ang ating mga katropa sa TESDA PTC Rosario. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa ating mga bagong page followers, no? Kay Ma'am Rakita ng Milan. Maraming salamat po sa pag-follow. At sa ating Canaries Home, maraming salamat po sa pag-follow. At ito na ang video para hindi na lahat mainip. Maraming salamat po ha sa laging pagsubaybay sa ating FB page, no? TESDA Maragondon batch 3, hintayin niyo ang pagdadating ni Papa Troy. No, magtuturo ako diyan ng EIM sa Maragondon. Maraming salamat po. Patuloy pagsusuporta kayo Papa Troy. No. At sa mga magsasubscribe pa dyan, magpapalaw, huwag nyo nang ihal, huwag na po kayo mag-alanganin, pindutin ang button na follow. Marami po tayo, pagpasensyahan nyo na yung background kasi aking cameraman ay robot, AI. So, sige, simulan na natin ating video. Magandang araw po sa lahat. Magandang araw po sa lahat, no? Nandito po tayo para i-review yung ating gawa ni Unity, no? Model natin ay UT123D, no? Digital siya, digital, no? Smart digital multimeter. So Unity. So Unity. So ang meron nito ay true RMS na, no? Then sa AC hanggang 600 volts. Then DC naman hanggang 600 volts. Diyan na lahat ng details. Amperes, ohms, then resistance, ito ay continuity, then capacitance. Hanggang 4,000 UF sa ating capacitance. So, naka-on na. I-off muna natin. So, ang battery nito ay dalawang AAA. Nandito sa loob. Ano? Dalawang AAA. So, yan. Plastic siya. No? Plastic. No? Katulad ng mga katabi nyo. Sure nyo lang na hindi plastic yan. Pero, joke! Then, syempre, pag power on nito, 3 seconds. 1, 2, 3. Okay. Then, bitaw. So, yan lang. Nakikita nyo dyan, merong common. Tapos, ito yung ating sa positive side. No? Ito naman sa milliamps. No? Milliamps. So, dyan natin ilalagay yung common, yung black natin. Tapos, yung red probe naman ay doon naman sa taas. So, iyan na natin. Lagay na natin. Yung common black. Then, red naman sa ating AC man o DC. Yan. So, nakalagay na yung probe. So, magte-test tayo. Ang kagandahan lang nitong gawa ni Unity ay hindi ka na mag-iisip na baka sumabog ang iyong tester, baka magkamali ka.
doon sa taas. So, dyan natin nilalagay. Re-recta na natin kagad. Natin dyan. Pagbukas niya, automatic na. Ngayon, kapag isaksak ko to, wala na akong i-adjust. Kanina pag on ko, diretso na kagad. No? Ayan. So, kailangan i-power ko dun. So, diretso na siya magbabasa. Ayan. So, meron siyang 230 volts AC. No? So, off natin ulit. So, paalala lang ha. Kapag nakasaksak na ang probe doon, dapat iwasan na mahawakan kasi baka makuryente. Mahalaga ang buhay. So, yan ang pag-test natin ng AC. Kasi lahat yung nanggaling sa mga kuryente sa bahay, kalimitan yan sa power company AC alternating current. So, yan ha. Pagbukas pa lang dito, hindi ka na mag-adjust AC man o DC. So,